drug suspects ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga. Base sa survey ng SWS o ng Social Weather Station si Tunggunyo, halos 6 sa 10 Pilipino ang nagsabing sa kanilang pagkakaalam, kamatayan ang parusa sa pagbebenta ng illegal na droga. May report si Bam Alegre. Ang malapalos sa suspects sa pagbebenta umano ng illegal na droga, napasakamay na ng mga otoridad. Hindi nakapalag sa mga tauhan ng QCPD Drug Enforcement Unit ang target ng operasyon na si Rolando Gutib alias Palos nang mahuli siya sa buy-bust operation. Nakuha mula sa kanya ang 12 sachet ng inihinalang shabu, isang kalibre 38 revolver at 5 bala. Noong una, inamin niyang kanya lahat ng mga droga. O sir, akin lahat yan. Tayo lahat yan? Oo. Matagal ka nang nagbebenta? Hindi. Dumating din sa lugar ang mga kaanak ni alias Palos. Napasalampak ang suspect sa sahig, sabay bawi sa kanyang mga naon ng pahayag. Hindi po sa akin yun! Tumigil lang po ako. Tumigil ka na. Lahat iba po yun. Nagsumuko pa ako sa batang kayo. Inahuli ka sa akto, may video. Tulungan niyo po ako. Hindi po totoo yun. Nakita niyo na lang po, nag-inarte na siya nung dumating yung kanyang pamilya eh. Ganun po yun eh. Sa una, inamin niyo yung kanyang ginawa. So, dumating yung pamilya, parang magbago. Naawi naman sa barilan ng operasyon kontra droga ng pulisya sa Lagao General Santos City kagabi. Nakatunog daw kasi ang target ng operasyon na si Rafael Dison Eco alias Toto na mga pulis ang kanyang katransaksyon sa pagbebenta ng droga. Agad tumakas ang suspect sa kanyang multicab at pinaputukan ng mga operatiba. Nakuha mula sa kanyang sasakyan ng kalibre 45 baril at droga. Napuruan sa ulo ni alias Toto nang gumanti ng putok ang mga pulis. Nasa intensive care unit ng ospital si Toto dahil sa daplis ng bala sa kanyang ulo. Taong 2006 pa binuwag ni Noy Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang pagpapatupad ng parusang bitay sa Pilipinas. Pero sa survey ng Social Weather Stations nitong Hunyo, lumabas na halos 6 sa 10 Pilipino ang nagsasabing sa kanilang pagkakaalam, isang krimeng maaaring parusahan ng kamatayan ang pagbebenta ng ilegal na droga. 59% ang naniniwala rito habang 41% ang hindi. Bam Alegre, GMA News.